ginawa ni Cory Aquino? Nagre-release yung mga komunista na yan. Naku, napakalaking pagkakamali niyan. Huwag kayong magagalit sa akin, hindi ako namumulitik ha. Sukat na palayain niyan yung masiso na yan. Dapat yan binitay eh. Marami ng kriming ginawa sa sosyedad Pilipino yan eh. Dapat yan binitay eh. Pinalaya ba naman eh? Oh. Ayan o ngayon na napala natin. Di lumakas pa ang NPA. Ayan, nagre-recruit sa UP. May mga hindi mo naman maitatanggi may mga estudyante na UP na papagbabasa ko eh. No. Na recruited ng NPA sa UP. E di ang UP eh, maliwanag naging breeding ground ng NPA. Recruits. Naging breeding ground ang UP ng mga NPA. Meron recruiting agency dyan sa, para lasunin ang kaisipan ng kabataan. Para palabanin sa gobyerno. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag kayong boboto dyan sa makabayan na yan, bayan mo na kung ano-ano. Hindi totoo, bayan ang pinagmamalasakit niyang mga yan. Nako! Kaya lala kayo. Kilala ko kayo lahat. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno dyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin nyo ako. Pinsang buo ko naging presidente ng UP, si Emmanuel Soriano. Alam ko ang kalakalan sa UP. Marami dyan ngayong gago. At dyan sa PUP at saka sa iba pang mga lugar. Bakit? Eh masyadong pinalaya kasi. Ba't ka manghihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. At hindi pwedeng pumasok ang pulis. Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA na kalaban ng gobyerno. Yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Tandaan nyo mga kabataan, may ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandoon sa Geneva, yung kalbong matandaro na gagong nagpapasarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutol siya. Di ba meron nagsasabi, mahusay daw na presidente si Marcos? Mahusay daw na presidente si Cory, yung kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Ninoy. Bakit? Eh, anak ni Cory. Ang nagsasabi nun, yung mga kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Presidente Duterte. So, di tinatanggap ng sambayan ng Pilipino. May mga mahuhusay na presidente. Ba't hindi tumitigil ng pambubwisit sa gobyerno yung NPA? Kasi para sa kanila, walang mahusay. Kasi yung puno nila, gustong magpresidente. Yung bugok na ateistang yun na walang Diyos. Naintindihan nyo ako, mga kabataan? Eh ngayon, itong mga gago rin na namumuno sa mga universidad, gago kayo. Pagka nilalabanan nyo gobyerno, gago kayo. Bakit? Hindi na kayo Kristiyano, gago pa kayo. Ang gusto kong i-point out sa mga kabataan, maintindihan nyo sana, kung sino man ang namumuno sa UP na laban sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, o sa PUP na laban din sa gobyerno, ba't yun nilalabanan? Mag-isip kayo kung di kayo gago. Hindi ba naiintindihan yan ng mga profesor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindi yan. Mga bugok kayo, hindi kayo marunong ng batas. Sabihin nyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo. Nakatakas na yung mga gagong komunista. No? Kaya nasaan ang mga estudyante? Nasa bundok. Ikaw ba gusto mong pumaris sa mga ganon? Nagtitiis yung magulang mo para paaraling ka sa pinakamataas na institusyon sa Pilipinas. Nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ang pag-aaral mo. Tapos mami ang ote, mababalitaan nanay mo, nasa bundok ka, babae kang tao, may daladala kang armalite. Eh di ba gago ka nun, kapatid na Rona? Sabi mo sa akin, kung di ka gago nun. Tama ko yan. Apo. Gago ka nun. Alam mo ba kung ano yung gago?
nasa diksyonaryong Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na Daniel. Mula po sa UP Diksyonaryong Pilipino, pahina 278, gaga. Babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. O, huwag niyo ko sisisihin, mga taga-UP, ha. Kinukuha ko ang definisyon ng gago sa diksyonaryong ginawa niyo. Ano yon? Gaga. Pag babae na mahina ang ulo at walang talino. Gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. Gusto niya siya nagsosolo para kang independent republic. Gago kayong lahat. Naging breeding ground ang UP ng mga NPA. Meron recruiting agency dyan sa para lasunin ang kaisipan ng kabataan. Para palabanin sa gobyerno. Biro mo, tasabihin, ay, pagtatanggol natin, makabayan tayo. Nung makabayan, ba't pinapatay niyo yung sundalo? May daladalang relief goods para sa COVID-19. Papatayin niyo kung di kayo mga ulol. Mga ulol itong mga ito. Biro mo, sundalo, kapwa mo Pilipino, sasabihin mo, makabayan ka. Hindi ka naman inaano. Libali pa, siguro. Kung halimbawa, nilusob kayo ng sundalo, okay lang sa akin eh. Maramdaman nyo yung magalit kayo. Patayin nyo, sundalo, may asawa rin yon, may anak din yon, Pilipino rin yon. Pag pinatay mo isang sundalo, may nanay na iiyak, no? Pag pinatay mo isang sundalo, may asawang iiyak, may mga anak na iiyak, may kamag-anak na iiyak. Pasakop tayo. Huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Ibigin natin ang ating kaaway. Huwag mong papatayin yung sundalo kahit kaaway mo pa eh. Pinapaibig eh. Hindi ka naman papatayin ng sundalo kung di ka gagawa ng masama. Mga kabataan, mag-isip kayo. Kaya kayo pinaaral ng magulang ninyo. Hindi para lumaban sa gobyerno. Pinaaral kayo para kayo'y maging mabubuting mamamayan. Hindi para mamundok at maghawak ng Armalite. Pag-isipan nyo yan, mga kabataan. Sana liwanagan ng Panginoon ang inyong mga kaisipan. Nakita ko umiiyak na yung mga anak nila na-recruit ng NPA. Merong mga magulang na gano'n. Tapos makikita mo pa yung kami ba ikang mga anak? Meron ba kami ikang tungkulin para magbayad sa magulang? Biro mong salita yun. Salita ng walang utang na loob na anak yun. Gago yun. Naturuan ng UP. Ano tinuro nyo sa bata? Na maging walang utang na loob sa magulang? Ganun ang narinig ko eh. Kung naniniwala kang may Diyos na lumilikha sa tao, hindi mo nga dapat anuhin yung magulang mo ng ganun eh. Hindi ka dapat magsalita eh. Unang-una dapat magpasalamat ka sa Diyos, nagkaroon ka ng chance na mag-exist. Binigyan ka ng chance na mag-exist at meron ka rin chance na makarating sa eternal happiness in eternal life. Tapos ngayon sasabihin mo, ako ba ikaw, meron ba ikaw akong utang sa magulang ko dahil pinaaral niyo ako? Dapat mong itanong yun? May utang ka. Alam mo tawag doon? Hindi utang na pera yon, utang na loob yon, ek-ek.